Lakad lang, kailangan magpa-araw. Sa 3 days ko dito, hindi ako pinagpawisan. So, pag ikaw yung tipong may pulp mo na re-edema pa naman ako, yung nagkakaroon ng tubig sa baga. So, kailangan ko talagang pagpawisan. Ano. Okay dito sa Baguio, maganda. Kaya lang, yun nga. Siyempre, titignan mo rin naman yung kalusugan mo. Isa sa mga napansin ko dito dahil sa mataas nga yung altitude. Siyempre, diba? Mas mataas ang altitude, mas manipis ang hangin. So, yun. Parang palagi ako naghahabol ng hininga. Naindun yung, hindi naman ako naglalakad ng mga malayo. Pero, yun. Naghahabol ako ng hininga. Yan. So, exercise lang. Kita nyo yung mga pine trees. Yan. Yun ang mga gusto ko kasi dito, yan. Parang Pasko na. Yan, paintball. Yan. Ayun yung hotel na ipinag-drive ko. Yun. So, pagka nagbibideo ko, as much as possible, may nagme-maintain pa rin ako ng konting privacy, ano. Ayokong banggitin kung sino yung pinag-drive ko. Kung makita nyo man sa picture, pero ayokong banggitin yung pangalan. Well, kasi syempre, in fairness naman doon sa pinag-drive ko, lalo na kung trabaho to, ano, bayad niya ako, binayaran niya ako. So, nag-maintain ako ng konting privacy. Hindi ko naman kailangan i-disclose lahat, ano. So yan, lakad-lakad ako ng konti kasi it's only 7:38, so I'm just waiting for her to come down and we're going to have our breakfast, then afterwards we will hit the road again going to Zambales, Subic. May pupuntahan siya doon, so yun nga. Napapansin niya, nag-i-English ako. kasi yung pinag-drive ko is Filipino-American. Hindi mo siya Filipino-American. So, binin nating ano ba? Ano ba ibig sabihin Filipino-American? Half Filipino, half American? Ano siya, parang mga nag-migrate sa Amerika. So, nahirap mo mag-Tagalog. Kaya, tuloy ako. Inalabas ko yung aking English prowess. Kanina may mga nagdadaan dito ng kabayo, eh. Sayang, kailan nagbibideo ko at saka walang kabayo. Yan. Okay sana dito, kaya lang siyempre, ang tao iba-iba yan eh. May kanya-kanyang hilig sa buhay. So, hindi naman ko mauhilig magandang isang lugar eh, kahihiligan mo na rin, di ba? Ako kasi, kahit sabihin kong gusto kong nag-drive at makarating sa mga ibang lugar, still, tinitignan ko rin naman yung aking kalusugan, ano, kung ano yung sa tingin kong makaka-adapt yung aking katawan, ano. So ayun nga, sinabi ko malamig dito, isang dalang ba't sumuko ako sa Korea, no? Kasi nga malamig dito, pagpapawisan dito importante yung may pawis. Nakakaroon na nga ako ng mga rashes sa katawan kasi hindi lumalabas yung pawis eh. Syempre yung pawis ang nagtutulak ng mga dumi na pumapasok sa skin first, ano.
Okay dito, okay siya. Kung kayo yung tipong gusto mo maging at one with nature, punta ka dito. Pero kung ito yung tipong lumaki sa urban, tulad ko lumaki sa urban o sa suburb, tapos siyempre nasanay ako ng magme-mekaniko, nasanay ako, so parang naiilang din ako ng or nagme-mekaniko or ayun or gumagawa ng nagwe-welding ganyan. Parang para sa akin kasi sapat na yung tatlong araw na pahinga eh. Afterwards, parang nahanap-hanap ng katawan ko yung pagpawis. So, ito yung katawan. Ito yung sasakyan na ginagamit namin. Fast and Furious. Yan. Sarap gamitin. Ang gaang, ang liit. Yan, Suzuki Celerio. Grabe, pinakuha. Sana hindi makuha ang plaka. Yan, ito pang plaka yan. Suzuki Celerio. Masarap siya kasi maliit. Yan. Maliit, compact, 3-cylinder. Hanggang i-maneuver. Hindi ka makakaramdam. Hindi ako masyadong nakaramdam ng pagod. Kasi nga, dahil nga sa ang liit niya. Ayaw ko lumayo ha, kasi. Kaya nga, pahalos. Isa view. Ayaw ko masyadong lumayo kasi. Inaantay ko na lang na bumaba yung pagdadrive ko eh. We're going to eat our breakfast. And yun. Sige, wait. Baka nag-ano na siya eh. Baka nag-chat na siya eh. So sign up muna ako.